Hello mga master, what's up? So yung panibagong araw, panibagong video naman po tayo. At ngayon mga master ay gagawa natin ng video yung request ng isa sa aking mga followers, si Alana Alindayo. Yun, shout out sa iyo master. Sabi niya dito, master, baka pwede naman pa review ng damage test sa sinister weapon versus 5 star weapons. Kasi sabi nila malakas pa damage ng sinister weapon kaysa ibang 5 star weapons na nakatrans na. So yun mga master, ang itatry lang natin ngayon ay yung basic attack niya. Kita nyo naman, itong basic attack ng trans 9 weapon ko ay nasa 130,000. Wait lang, patayin lang muna natin tong mobs. And so yun mga master, nagandaan ako ngayon ng weapon natin. Gagamitin natin mga master na sinister weapon ay ito, yung sinister bow level 20. Bakit? Kasi ito syempre archer tayo bow yung meron sa atin. Kita nyo naman ang bigay nito mga master ay dex plus 36 at overall damage increase rate 27. So talagang OP din siya dun pa lang sa nakalagay sa kanya sa stats niya. Dito yun mga master pala makukuha. Syempre dito yan sa, wait lang, asan ba yun? Yan, dito yung mga master sa Space of Infinite. Yan, kung gusto nyo mag-craft nyan, medyo mahirap lang kasi kailangan mo talaga ng ito, yung Shattered Magic Stone na ginagamit din para sa pag-trans, pagkuha nitong Fragment of Valkyrie's Power na to. So, yan mga master, papakita ko sa inyo yung damage ng Sinister Weapon. Yan, Sinister Weapon level 20. Normal lang yung element. Yan, ang damage niya mga master ay 31,000. Compare natin yan ngayon dito sa Vegibo kasi may critical damage increase at plus siya sa focus arrow strike na damage at sa range na rin. So yan, try naman natin ito. Yan naman mga master yung damage niya, 25,000, 24 to 25. So mas mataas yung kanina itong Albatang, mas mataas yung kaninang sinister bow. Pero siguro dahil to sa level 20 kasi ito. So, yun. Pero pinagkaiba lang, halos 6,000 lang na damage. Ngayon, try naman natin mga master itong Cursed Lyre. Yan. Ito naman yung Cursed Lyre. May curse per basic attack. Mas mababa mga master, 23,000. So, basically, kung titingnan mo pa lang dito, mas malakas yung Veggie Bow kumpara sa Cursed Lyre. Pero mas malakas pa rin yung, ano tawag nito, yung Sinister Bow. So ngayon, ang tanong kasi ng follower natin kung ano bang mas malakas yung trans kesa sa dito sa Veggie Bow. Pero obviously para sa akin talaga trans. Kasi syempre transcended niyan, mas mataas yung stat. Ito 2200 na mga master yung attack. At meron pa siyang mga ano, ito na magagamitin natin yung Mystic Bow trans 1 pa lang to level 26. Compare natin dito mga master sa Sinister Bow na 1,500 lang yung damage. So, ito yung damage niya. Wait lang pala yun. Nasa 28,000 mga master. So, yun. 28,000. Pero kung titingnan nyo mga master, halos ang baba lang na pinakaiba. 3,000 damage na. 28,000 yung damage nito. Kumpara dito sa hindi pa trans na Sinister Bow na 25,000. Pakita ko ulit sa inyo yung damage ng Sinister Bow. Hindi pa siya trans, pero ang damage niya ay nasa 31 pala. So yun mga master, so ang lakas pa. Nabigyan din ako na, wait na, 31,000 itong Sinister Bow. Compare natin sa trans na level 1 trans, at meron pa siyang ano bang tawag dito, upgraded pa siya ng level 26. So, dapat siguro mas malakas to. Pero kita nyo naman, mas malakas pa rin yung Sinister Bow. So, yun na mga master. Obviously, mga master, mas malakas talaga kaysa sa trans item itong Sinister Bow. So, dun sa tanong ng ating follower mga master, si Master Alana Alindayo, kung mas malakas ba ang Sinister Bow kumpara sa trans item, ang sagot yan mga master ay obviously mas malakas talaga yung Sinister Bow. At dahil yan mga master, dito sa kanyang secondary stats yung dex plus 36 at napakataas naman yung overall damage increase niya na 27%. Pero mga master, kung kayo ay baguhan pa lang na players, kailangan din talaga ninyo na isa lang alang yung budget nyo para sa game na to. Kung baga yung time nyo, lalo na mga master talaga itong Sinister Bow, Sinister Weapons na yan. Ito, Sinister Saber, Staff, Dagger, Bow, 200 Sword,
tsaka LAN. Sobrang lalakas talaga nito. Sobrang OP. Kaso ang problema lang sa kanilang mga master ay mahirap silang i-craft. Dahil kailangan mo nga nitong, kumang tawag dito ito, kailangan mo yan mga master ng Shattered Magic Stone. Yung Shattered Magic Stone naman, nakukuha lang yan dito. Every time na atake ka yan, makukuha mo yan yung Shattered Magic Stone dito. Depende na lang kung saan ang kaya mo nang patayin. Halimbawa dito, 17 makukuha mo. Pag nakatap cap, 30 plus. Pero dito naman sa mababa lang, mga 5 lang. So yan mga master, kung akong tatanungin naman, ano bang mas magandang kunin, yung Veggie Bow, First Layer, o itong yung mga normal na 5 star lang ba, o itong Sinister Bow na to? Para sa akin mga master, mas maganda pa rin yung yung normal na 5 star items. Bakit? Kasi yung normal na 5 star items, craftable siya. Mabilis mo lang siyang makakrap kaya hindi ka masyadong mahihirapan. Kagaya nito mga master, itong Veggie Bow ko, asa na ba yun? Dito lang siya mga master, makukuha mo na siya dito. Sa Veggie Bow, ang kailangan mo lang naman kasi dito is Vigilante Bow, Veggie Bow. Ito lang, yung Woods, tsaka ito. Tapos ito. Yan lang naman kailangan mo. Compare mo naman yan dito mga master sa dito. Kailangan mo nitong green. Tapos ito talaga kasi yung mahirap. Lalo pat kailangan mo rin yan para sa pag-trans ng inyong character. So, sa mga magtatanong ano bang mas maganda, para sa damage talaga mas malakas tong Veggie o Sinister items. Pero, para sa mga F2P o P2Play, ano yung tawag nito? Yung free-to-play players, yung mga hindi gumagastos, mas maganda pa rin yung craftable na items na kagaya nitong Veggie Bow, Mystic Bow, First Layer, yung mga ganyan, pati itong Minstrel Bow, yan mga maso yung mas maganda. Ang isa pa kasi mga maso, yung overall damage na meron yung Sinister items. Papagayin sa inyo ulit. Kasi lahat naman kasi sa kanila malakas yung overall damage increase rate. Yung talaga nagpapa-OP sa kanila. Pwedeng-pwede mo na yan mga maso makuha mula sa cards. Halimbawa dito, papakita ko sa inyo yung card dito mga master. Meron, marami naman kasi mga card yung nagbibigay ng overall damage. Halimbawa ito, overall damage increase rate. Kaso kailangan mo lang ding i-upgrade. Pero kung ang isa pa kasi maganda sa mga normal items, mabilis mo siyang makakrap. Kagaya nitong aking items ngayon, nasanay na siya, pupunta na siya sa ika-10 trans. Mas mabilis na makrap, mas mabilis kang lalakas. Mas maganda na rin. Yung overall damage, mababawi mo yan sa card. Pero yung oras sa pagcraft ng maraming Sinister Bow, mahirap talaga yan. Pero depende na lang din talaga yan sa inyong mga master. Kung ano ba yung trip nyo at kung may panggastos naman kayo. At marami kayong semi. Kasi pwede rin naman kayong bumili noon sa store. So yun lang mga master. Ulitin ko lang kung ako tatanungin. Yung Sinister Bow ba? Yung mga normal 5 star weapons lang. Para sa akin, mas maganda pa rin yung normal 5 star weapons kasi mas mabilis kang makakapagpa-ups, mas mabilis kang lalakas, at mas mabilis kang makakapag-push sa map at matatapos yung mission. Kesa naman dun sa Sinister, mas malakas nga yung damage kaso mabagal yung increase dahil talagang mahirap siyang makraft. So yun lang mga master, sana nakatulong video to. Sa mga hindi pa pala nakapag-follow sa aking YouTube channel, please follow my YouTube channel. Malaking tulong na po yan sa akin. At salamat din sa mga nakapag-subscribe na. Maraming maraming salamat po sa inyo mga master. Yun lang. Bye-bye.